nga bang estado ng bansa natin ngayon? Kumusta ang perlas ng silangan na pinantay ng panahon at hinubog sa paglipas ng mga taon? At sa panahon ng pandemya, nasaan ka, Pilipinas? Kalabaw man ay napapagod din bilang isang bansa na nasa ilalim ng tinatawag na third world country o yung mga bansang papaangat pa lamang, ay nakakalungkot isipin na sa haba ng panahon na patuloy at patuloy tayo sa pagnanais na umunlad, ay tila nakagapos pa rin tayo sa laylayo ng kahirapan. Sa pagpasok ng COVID-19 sa bansa, ay para tayong sinampal na naman ng malaking pamalo na nagpahina sa ating mga binti upang umakyat sa hagdanan ng pag-unlad. Nakakalungkot makita na ang pinantay natin ng ilang taon ay utay-utay na lumugso sa ilang buwang lockdown kung saan marami pa rin sa atin ang nawalan ng trabaho, kabuhayan at mahal sa buhay, nalubog sa utang at nakulong sa apat na silid ng ating tahanan. Para tayong mga basang sisiw na hindi makalabas sa takot na mahawaan ng sakit. Ngunit sa kabila nito ay ang katotohanan, ang ekonomiya ng bansa ay malubhang naapektuhan ng pandemyang ito. Ayon sa tala, nakamit ng Pilipinas ang 61st pwesto sa 82 mga bansa na may mabababang ekonomiya sa panahon ng pandemya. Kung pagbabasehan ang datos na ito, ay talagang nakakalungkot na bagaman kahit kalabaw tayo sa pagtatrabaho, ay parang walang nangyayari sa ating bansa. Lalo higit sa taong 2020, na kung saan tumawid tayo sa butas ng karayom at hadya na makaahon sa pagsabog ng krisis ng taon. Marami mga sektor ng ating bansa ang napilayo ng pandemyang ito. Ilan nga dyan ay ang sektor ng turismo, kalakalan, edukasyon, transportasyon at higit sa lahat ay ang sektor pangkalusugan. Dahil sa pagbabagong naganap ay natapisan na naman ang pondo sapagkat nariyan pa rin ang isyo ng inflasyon na mas lalong dagdag pasakit sa ating pinagdadaanan. Pilit tayo nadadarang sa kumunoy na utay-utay tayong nilalaman ng buhay, bagay na lalo nagpapabigat sa pasanin ng ating bansa. Mahigit isang taon na rin ang nakalipas nang pumutok ang krisis na ito. Marami na ang nagbago, marami na ang nabigo. Nagawa na nating tanggapin at takapin ang katotohanan na hanggat nariyan ang pandemyang ito, ang ekonomiya ng bansa ay baliwala. Naway sa pagpasok ng bagong taon at ang paglalabas ng mga vaccines ay maging paraan upang mapanumbalik ang sigla at lakas ng ating bansa. Oo, marami pang tanong, marami pang kaguluhan sa atin na hindi pa nasasagot. Hanggang kailan pa tayo dapat magtiis? Hanggang kailan pa tayo dapat magkulong sa maliit na espasyo ng ating silid? Ngunit sa ngayon, nakakalungkot man pero wala pa. Wala na? O mas madaling sabihin, hindi ko alam kung may pag-asa pa. Ngunit ikaw bilang Pilipino, bilang kabataang sinasabing pag-asa ng bayan, gasgas na ang salitang iyan ngunit asan ka? Isa ka ba sa bulag na hindi marunong tumingin o bingi na nagtatakip tenga? Ano ang papel mo sa ekonomiyang ito? Ang ekonomiya ng bansa ay hindi para lamang sa presidente o kung sino mang nanunungkulat sa bansa. Ito ay para sa lahat. Maaari magpahinga tayo dahil sa tinding init na balakid ng ating pagtugon, ngunit pilitin nating bumangon muli at ipagpatuloy ang pag-aararo at pagbubungkal ng lupang sasagana at aani ng lubos balang araw.